So, simple may Bible, pakibasa. So, pwede nyo ipakita yung copy. Acts 3, verse 19 to 21. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. At bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susubuin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula panoong una. Okay, salamat. Iikubog ko sa English yun, ano? Maganda English Bible at maganda may makita natin sa English. Ito yun. Acts 3:19-21, if you can read in your English Bible. Repent, therefore, and be converted. Ay, buksan niyo ito. Tignan niyo ito. Ito, ito. Sabi nito, repent, therefore, and be converted, so that your sins may be blotted out. And time of refreshing come from the presence of the Lord. Tignan niyo yung kamay sa kaliwa. That's the day of Pentecost, when the Holy Spirit came down. Okay? So, yung kamay na bababa, that's yung time of refreshing come from the presence of the Lord. Ngayon, and He shall send Jesus Christ, which was preached to you. So, si Jesus Christ, tingnan niyo sa sentro. Nakatayo siya sa gitna. Si Jesus Christ, siya yung mediator of the new covenant. So, He will send. Itong send, tanungin ko kayo, is this the first coming or the second coming? First coming, second coming? First, second, kaya? Take a guess, first or second na rin. Okay. Nung sinabi ni Peter yan, nasa day of Pentecost na yun, that's Acts 3, 19 to 21. He was preaching on the day of Pentecost. So, when sinabi niya, He will send Jesus Christ, yung first coming, tapos na. So, it's the second coming. Tama-tama to, may nagtuturo na ngayon na raw ang second coming, may 21. So, turo natin ngayon, ano ba yung mga signs ng second coming, okay? Pero, dito muna tayo, ito yung second time message. It's not something na narinig na natin dati. There's something. Sabi niya, He must remain in heaven, verse 21. Whom heaven must receive, so nasa heaven si Christ. So He will send, ako ba? Yan, second coming. Ano itong in-between time ito? Ito yung tawag niya, times of restitution. Diba? Sa Tagalog, siguro yung version nung hindi ganang balita, no? Sabi niyo, panahon ng pagbabago. Sa King James, panahon ng panunumbalik. Sabihin natin, restoration. Restoration. Okay. So, restoration, ang magagalak bago bumaba si Jesus Christ. So, the end time message is focused on restoration. Hindi lang restoration, and perfection. So, we could write it down here. Restoration, and perfection. Ang tanong, ano ang i-restore? Siguro, marami gumagamit ng word restoration. Yung pamilyang nag-aaway, restore, no? Na-interpret din yung Malachi 4:5-6 yan eh. He will turn the hearts of the fathers to the hearts of the children to the fathers. Pagbabatiin yung mga nag-aaway na ulan. I also agree with that. Pero there must, madali lang natin pagbatiin yung mga secular na tao, yung unbeliever, sa problem nila sa buhay. Pero meron tayong kailangan reconciliation sa ating spiritual na fatherhood, spiritual heritage.
di ba sa 22 na po. For the man who was about 40 years old, they asked me 22. For Moses truly said unto the fathers, the prophet shall rise, the prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall he hear in all things whatsoever he shall say unto you. Underline niyo yung all things. Sa Israel, we say all things. It's not just Israel. Everything that was promised in Daniel 70 weeks, the whole world, reconciliation from iniquity, Christ is reigning here in the millennium. So, when you say all things, with regards to Israel, it's the whole world. You can read the word all things in Hebrews 1 and 2. He has appointed heir of all things. All things na yan. Everything. Everything. This world will be cleansed. But let's talk about the church first. Moses truly said, a prophet shall the Lord your God raise life unto your brethren, and him shall he hear in all things. Ano itong all things? Ano itong all things? Maliwanag doon, sabi niya, prophet shall the Lord your God raise up with him, shall he shall hear. Dito ka tayo kukuha ng keyword here. Tungkol yan sa word of God. Tungkol yan sa revelation. Tungkol yan sa doctrina. Ang all things, bago pa ang mundo nito ay may balik, katulad ni Christ, bago pa siya maging hari, kailangan ng spiritual restoration. Ang church kailangan din ng spiritual restoration. Bukod pa sa individual, ha? The church, bakit kailangan ng church ng restoration? Kasi nagkaroon ng apostasy. Nagkaroon ng falling away. Okay? So let's read yung apostasy sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Paul prophesied that while he was still alive, apostasy will come. At later, titignan natin yung history. Ngayon, hindi tayo magtatagal eh, parang bird's eye view lang to. Hindi ako papasok sa detalye ano-ano yung mga topic. Ano-ano yung mga i-restore na detalye. Pero, ibigyan ko naman yung bird's eye view. Through dito, kasi may kopya na rin. Para mag-move ako dyan. Okay, let's read 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 1 to 4. Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, last days in my child, some will turn away from the true faith. They will follow the set of spirit and teachings that comes from the demons. These people are hypocrites and liars, and their conscience says I am dead. They will say it is not to be married and not to eat certain foods, but God made it impossible to eat things by people who know the truth. Since everything God created is good, we should not reject any of it, but receive it with thanksgiving. Okay. So let's look at this sa likuran nito. So if you look at this picture, this is the church age. Christ ascended up in heaven sa beginning of the church age. Then he stayed in heaven to mediate for our sins. He sent the Holy Ghost, no? The Spirit that came from Him and from the Father to the believer. Then, when He, sa loob ng church age, dito naganap yung binabasa natin. Yung falling away at yung restoration. Kaya yung sinabi may restoration kasi magkakaroon ng falling away. Kung paano nag-fall away ang Israel, nag-fall away ang church. The church is just a type of Israel. Okay? Meron pa ka, ang niraradyo ko every Saturday, yung replacement theology. Birada ng mga Messianic sa mga Kristiyano, yung Bible Prophecy Code, yun ang yung isang kasama sa radyo, sumama dun eh. Siyempre, alam ko yung iniisip nila, alam ko yung teachings nila, yun ang niraradyo ko. At meron silang konting tama, in a sense, meron ng mga Christian groups binala ng Israel. So, bumalag, parang nag-recoil naman pabalik, masyado naman sila.
nag-emphasize sa libro. So, both extremes yan, no? Ito, winalang Israel. I'm gonna give you one church, halimbawa, the Seventh-day Adventist. They teach na yung Israel is the church na yun. So, we believe the church is spiritual Israel. But we believe there is a literal Israel, which is a watch clock of the church. Okay? Both extremes na yun. Wala niya na yung Israel. Ito naman, yung kabilang group yung tinawag ng Messianics, eh, nag-emphasize masyado sa pagiging mundo, pagiging Israel, na kailangan yung Sabbath, mga pagkain, etc. Anyway, you look at this illustration, this is the church age. One of the revelations in the last days for our perfection is the church ages. So, itong church ages, naituro na ito nung panahon sa mga Protestants na theologians. Kaso, hindi na ituturo talaga sa church. Okay? Madalang may turo sa church. Si, nung time ni William Branham, siya ang nakapagturo talaga sa church na itong doctrine ng Revelation of Seven Church Ages. So, ang pinapakita natin dito, si Kristo nasa taas at babalik, magkakaroon ng restoration. So, balik na rin natin yung papel. Sa likuran, meron tayong halimbawa ng restoration. Noong 33 AD, the apostles, may maganda itong camera. Meron kang kopya nito. Itapat mo yung camera para makita ang tinitignan ng camera nito. Okay. At pag-close up, malinaw na sa iyo. Sa 33 AD, the apostles, buhay pa si Paul, they gave us the foundational doctrine. The foundational doctrine can be found in the Holy Scriptures, the New Testament. Lahat ng original apostolic doctrines, no? Wala pa siyang tawag ko, wala pa siyang pagbabago. Hindi pa dumarating yung sinasabi ni Paul. Pero buhay pa si Paul, nakikita niya darating niya. And we can testify historically. Nung namatay ang mga apostles, ang daming naglipad ng mga sekta at grupo. Naglalaban-laban. Parang kamukha na yan, no? Pero gusto ko itagos sa ngayon yung nangyari ko. Kung paano naglaban-laban ito at pinilit sila ni Constantine pag-isahin. Ganon din ngayon. Nangyari rin, nagkaroon din ang maglaban-laban tayo sa mga denominasyon. Pero magkakaroon tayo ng ecumenical movement na hindi na mag-focus sa doctrine, kundi mag-focus for political unity. Same history repeat itself. Siningit ko lang yan kasi magandang type yan. Balik tayo ito. So, viewer, tignan nyo yung kahon. So, iumang mo na yung camera doon sa kahon. So, pwede mong i-dalili yung makikita rin yan. Iumang mo na yung camera dyan. Okay. So, turo na yung dalili sa kahon. Puti siya, di ba? Ibig sabihin, yung puting kahon represents pureness in doctrine. Wala pa siyang false teaching. Okay? So, nung namatay ang mga apostles, nagkaroon ng pagbabago. So, unang-unang pinagtalunan nila, actually, yung book of Gospel of Judas, Gospel of Mary, maraming ibang libro, sabi ng iba, hindi lang yan ang Bible, mayroong iba sa book lang. In reality, mga huli na dumating yan. Second century, third century. Ngayon, ang isang pinagtatalunan ng mga churches na inanan ni Constantine, parang Finors, Vineraso ni Constantine, yung Gabriel. Nagkaroon ng teachings noon, so may claim history lang doon. Wala pa siyang pagbabago sa purgatorio, indulgensya, yung rebulto, yung rosario, wala pa yan lahat. Yung pare, hindi pa yan ano, hindi pa yung tinatawag na pare. Hindi pa siya celibate for ano, yung required celibate. May asawa pa sila. Kaya sabihin, lahat ng iniisip yung mali ng Katoliko, wala pa doon. Ang unang-unang pinagtatalunan nila ang Godhead. So, ay wala akong practice ng Godhead. Anyway, sasummarize ko lang sa inyo. Lumabas sa time noon yung tinatawag na Sabellianism, yung katulad ng oneness ngayon. So, sa panahon ni Sabellius, nasabay niya si Tertullian.
one. Monarch, yeah. Modalism pala, ibig sabihin, iba-ibang anyo, nagpapahayag sa iba-ibang anyo. Monarchy is one. One God. Ngayon, si Tertullian, naturo ng Trinitas. Yung salitang Trinitas, hindi pa niya interpretation yung interpretation today. Ang Trinitas, ang interpretation niya malayo-malayo today. Itong today is medyo time na ni Athanasius. This is 100 years later. More than 100 years later. So, kalaban ni Athanasius si Arius. So this period of time is around 150 AD. So ang meaning ng Trinitas, hawik lang kay Sabellius na modalistic. Ibig sabihin, yung isang tao nagpalit ng master. Okay? So, ngayon, kumari, binagsabi natin, bakit mo sinasalang sa aking aral ng propeta? Siyempre, si Barbara galing sa Baptist eh. Natadala rin niya yung kanyang aral. Okay lang. Kasi tayo patungan tayo sa restoration eh. Sinimulan niya. Itong Trinitas, pareho-pareho sa modalistic monarchianism. Iba lang ang term. Kasi ibig sabihin ng Trinitas sa maskara, nagpapalit lang ng maskara yung isang tao sa isang buhay. Ngayon, ito na tayo. Fast forward tayo sa around 300. Gusto ni Constantine, naging emperor siya, gusto niya gamitin yung mga Kristiyano para sa personal niya. Personal niya, ano? Personal niya, kapakanan. Meron siyang motivo. Meron siyang ulterior motive. So, ang ginawa ni Athanasius, finors niya, yung mga nag-aaway na churches, magkasundo kayo ng isang doktrina. Tapos susuportahan ko kayo. O, nandiyan lahat na suporta, pera, high office, no? Lahat. Ngayon, so, actually, hindi lang si Athanasius at Arius yung nagdedebate. Yan ay nasa Constantinople, Nicaea, Turkey. That's 325. Council of Nicaea. Hindi lang itong dalawa ang nagun. Belligerence. Meron pa iba. Pero itong dalawa ang sikat. Si Athanasius, yung Trinity, si Arius, ano may tawag dyan? Arianism. Si Athanasius, ang paliwanag niya sa Trinity, iba na sa paliwanag ni Tertullian. Ang paliwanag na niya sa Trinity, parang yun yung paliwanag ng Katoliko niya. Tatlong magkakapantay na Diyos. Pero may nang gusto sabihin, kasi nagpapuro tayo ng Bible. Dito pa lang sa panahon ni Sabellius Tertullian, natupad na yung sinasabi ni Paul, na meron silang tama, meron din silang mali. Ibig sabihin, hindi yan eksakto ang biblical. So kung nagbago pa yan, tapos pala lang yan. Kasi yung panahon pa lang ni Sabellius Tertullian, bagamat di sila nagkakalayo, hindi pa eksakto biblical na yung tinuturo nila. Jesus Christ cannot be the Father himself. Pero hindi nila may paliwanag eh. Sa abot lang ng human Greek philosophy na ano eh, pagbabasa ng Bible. As time goes on, pinus pa further ng Diablo yung falling away, deterioration ng unawa, hanggang ngayon maging tatlo. So, ang gina, by hook na nalo itong kay Athanasius at si Arius, in-exile niya, in-exile niya. So, nung na-exile si Arius, si Athanasius, siya ang binigyan ng suporta ni Constantine. At doon na nag-start ang Catholic Church. Let's go back to the article. Ano yung papel? Nilagyan ko ng kulay ng itim. Itong 300 AD. It started from the Godhead. But it did not just start from the Godhead. It spread. After 100 years, so hindi pa alam agad yung mga nakikita natin yung ginagawa ngayon. There, the baptism. The original apostles baptized in the name of Jesus Christ.
apostles had a revelation doon sa Matthew 28:19 na alam niyo yung Matthew 28:19, di ba? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Nagkaroon sila ng revelation that it's a singular name. And that name, the singular name of the Father, Son, and Holy Ghost, Jesus. So, ibig sabihin, the Son inherited the name of the Father. So, okay. After 100 years, balik sa papel, finors ng mga Catholic Church, yung mga tao, to baptize hindi na in Jesus' name. You have to be baptized in the Trinitarian formula. You have to mention Father, Son, and Holy Ghost. So, pansin ninyo, yung mga pelikula ng Exorcist, ito gumagano yung pare. So, di ba, ang gagamitin ng pare? In the Father, name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ibig sabihin, yung pati yung pagka-cast out nila ng devil, ano, the titles of the Father, Son, and Holy Ghost, yan yung extent ng falling away. Okay, tuloy tayo dito sa Protestant Reformation. Tingnan natin sa 1500s. So, tingnan nyo si Martin Luther, no? So, punan nyo ng camera si Martin Luther, si John Calvin, si John Knox. Ano may nangyari dito ng 1500s? Yung sinabi doon sa Acts 3:21, the times of restitution. Ito na yung restitution. Ito na yung time na kung saan binabalik na ng Diyos yung nawala. So nawala na yung paggamit nila ng Bible. Nawala na yung pananampalataya nila. So ginamit na Diyos si Martin Luther na ibalik yung pananampalataya. Yung ikaw ay aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Parang pintuan ang buksan ni Martin Luther yan, na lahat ng mga iba pang mga aral na nawala, binabalik na ng Diyos. So ito si Martin Luther, si John Calvin, si John Knox. Contemporaries ni Martin Luther yan. Pero ito na yung kagalapan ng promise ng Diyos sa Acts 3:19-21. Times of restitution, binabalik na niya yung mga nawalang aral, yung mga nawalang revelations sa apostles. At ito yung tanong, importante ba yan? Importante yan. Kasi yun yung pagpapatayan ng church. Yun ang pagpapatayan ng pananampalataya ng kaligtasan. So hindi iiwanan ng Diyos na nasa kadiliman ng kanyang anak. At sige tayo ng konting history na hindi nakalagay sa papel. Meron doon sa panahon ng Dark Ages, gusto manindigan, pinapatay. Pero God saved Martin Luther. Paano yung kwento ng kapatid na may biglang nalang na tumulong sa kanya na hindi na kilala. Kasi ang nangyari kay Martin Luther na akala na yung pag-reject niya sa ano. Sa pinipilit siya tanggapin na lang ng walang saliksik sa Bible. Patunayan niyo sa Bible, babawihin ko yung paniwala ko. O hindi, iskubinikano na. Wala na siyang protection, pwede siyang patayin sa labas. Pero kinidnap siya, niligtas siya ng isang hari. Ibig sabihin, God provided a way para hindi lang tatay to Martin Luther for all of us. Through him, nabuksan yung pintuan, umasok yung maraming restoration na doktrina. So, tingnan natin si John Calvin, si John Knox, si John. Ito, si John Wesley, hindi itong tapang na muna ni Martin Luther. Pero tumi-tumi na restoration. Na-restore yung eternal security, yung predestination. And nagkakaroon lang mga evangelical churches, Presbyterian churches, galing na yun. Kaya si John Wesley, na-restore naman yung revelation niya about holiness. Yung without holiness, no one can see God. Sanctification, revelation ang aral ng apostolic na sanctification, kailangan ng church yan. At bakit binabalik ng Diyos? Kasi kailangan, gusto ng Diyos, masaktan tayo. Hindi tayo masasaktan, hindi may balik yung ating nawala. No? So yung teaching tungkol sa holiness, malamang ang teaching sa holiness, kaya niya. Kasi alam ng ating holiness, hindi tayo bago ng masama. Alam niyo ba pati pananalig kasama yan? Pag-makeup, yung pagpunto ng buhok, etc. Kasama yan sa holiness. Oh, arap na hapag yan. Pero dito ko na talakayin sa holiness niyan. Kasi kumulan sa buhay. Tuloy tayo. Kaya John Wesley lumabas yung mga Pentecostal churches. Methodist churches. Kaya bakit Methodist? Kasi may method sila, fasting, prayer. Sa kanila nagsimula yun, ganun
ang revival ng 1900s. This is a sign of the end time. Nasa Acts 2 to. Ito ni Roger ko kanina. No? So they, in the last days, I will pour out my spirit. Tapos pag pour out ko ng spirit ko, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, your women shall prophesy, etc. Hindi lang yan sa Book of Acts, ha? Pati sa end time. Kasi pag binasa mo tuloy-tuloy yan, the sun will be turned, will be darkened, the moon turned into blood. Tribulation period na yung prophecy na yan. Hindi lang yan sa time ng mga La Pedro. Time natin yan ngayon. Kaya 1900s, time natin yan ngayon. Binalik ng Diyos nung tignan natin na sa papel, pakiunan niya na sa papel. Baptism of the Holy Ghost. Sila yung ginamit para ituro ulit yung baptism of the Holy Ghost. Para tingnan natin ganito. Bawat church may kanya-kanyang emphasis. May nag-emphasize na Sabbath, may nag-emphasize na pangalan ng church o tawag sa Diyos. May nag-emphasize tumanggap lang sa Panginoon. Yung iba, pagtanggap sa Panginoon, kailangan mo magpabautismo. Baptism. Di ba? Kailangan mo tanggapin yung kaloob. Di ba? So, bakit may mga churches nag-emphasize na ganito? Kasi yan yung mga denominations na resulta itong restoration. Ngayon, ano bang pinapakita ng Diyos sa atin? Pinapakita ng Diyos sa atin, kailangan natin lumakad sa liwanag. There are churches na kontento na sila sa denomination nila. Kung ano'y narinig na rin, alam. Ang gusto ng Diyos, hindi ka nakatali sa denomination. Gusto ng Diyos, you're walking in the light doon sa nilareveal niya as time progresses. Okay? At itong baptism of the Holy Ghost, gifts of the Holy Spirit, ito ay bago sa panahon nila. Sa panahon nila, ito ay hindi pa alam ng mga Protestante ito. Kinukunde na nga sila ng mga Protestante, mga Pentecostal mo. Kinukunde na sila. Pero, ginagamit sila ng Diyos noon. Kung paano ginamit din si Martin Luther, si John Wesley, ginagamit din sila noon noong 1900s. Okay, let's fast forward. Along that track, kung ba siya mga wildest Pentecostals, ano ang kaibahan nila sa mga ibang Pentecostals? Bukod sa baptism of the Holy Ghost, gifts of the Holy Spirit, na-restore sa kanila yung baptism ni Jesus name. Okay? Ang nasayin lahat ng teaching nila tama. Sasabi ko lang, ito tama. Ito biblical. Baptism in Jesus name. Jesus is the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Na yung hindi isipin ko Father is the Son, but the Holy Ghost. Kundi the name. Ang name na gagamitin sa baptism. So, later, kung pinidetali, ito wala kayong time, hindi ko pagsukin niya. Kaya pareho ang name ng Father sa Holy Ghost because the Father gave His name to the Son. Para lang kung sakali may pangatanong sa inyo, Jesus is Jehovah. Check nyo na sa dictionary. Salvation. So, Jesus is the name of the Father. Okay? The Son inherited that name. The Son inherited that name. Numbers. Okay. So, tuloy tayo. No? Pagkatapos naman na baptism in Jesus' name, ito na, nandito na tayo sa panahon ng last century natin. Ang tawag, ang kategory nito, siyempre, Protestant and Pentecostal, ang kategory ng tawag nito, end time, Nations Believers na. So, dito nag
for your perfection. Akala niyo ba yung mysteries sa Book of Revelation or mysteries sa Bible ay nasulat, at talaga may nasulat ng mysteries ha? Eh para lang maging mystery hanggang chapter? No! Ang purpose ng mystery, ang makakaalam lang yun, yung maakyat sa rapture. Nakuha niyo? The bride, the church, meron silang revelation na matatanggap na wala sa ibang sa buong mundo. They will have something that others don't have. Para mang mag-asawa kayo, meron, kayo lang nagkakaintindihan sa lingwahe mo. Hindi naiintindihan ng mga katauhan nyo, ng mga katulong nyo. O kaya meron kayong hiyas na tinatago sa isa't isa na kayo lang nagkakaalam. Kailan kayo lang nakakaalam ng safety deposit box nyo, ng password number nyo, etc. etc. Yan yung intimacy nyo bilang asawa. Ganun din si Jesus Christ sa kanyang church. So, memorize natin in Ephesians 5 na He will, that husbands love your wives as Christ loved the church. And sabi nun, and He will take upon Himself a glorious church without spot, without wrinkle. Ito yung babalik tayo sa original purity ng Word. At yung Word, yung Revelation mysteries, yun ang pahiyas ni Kristo. Parang love letter ni Jesus Christ, yung Book of Revelation, yung Bible, yung mysteries of the Bible, sa bride, sa church na ina-rapture niya. Ibig sabihin ito, any person can read the Bible, but meron specific individuals na ma-reveal yung deeper mysteries ng Bible para sa kanyang bride. Okay? Maraming talata yung salitang mystery. But let's open up dito sa Matthew chapter 13, verse 51, 52, 53. Matthew chapter 13, 51. Di ba yun yan? Ay, dito. Okay. Si brother. Matthew 13, 51, 52, 53. Have you understood all things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them, therefore, every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. When Jesus had finished these parables, he moved on from there. Sabihin natin, things new. Things, yes. Things old. Things. Yan yung term ko, pero meron ibang church sa end time. Medyo ayon sa akin. Ang gamit ng term is old and new. Yung term nila bata. Old things. Hindi, may term sila eh. Hidden things and lost things. Ito. Ang term nila ito, lost things tsaka hidden things. Agree din ako sa term na ito. Kasi kahit na ayaw na sa akin, gusto marunong ako makinig sa kanila. Marunong ako pumulong sa kanila. Hindi, wala akong personality. So, okay. Itong lost things, hindi naman ito yung nakasunod sa Bible. Ang nakasunod sa Bible is old things. Tapos yung hidden things, yun yung new. So, ano yung old? Yung earless or nawala. Ano yung new? Yung hindi pa na-reveal. Yung mga mysteries. Okay? Merong revelation na hindi pa na-reveal sa mga apostles. Sa atin lang na-reveal. Amen ba kayo? So, naputol lang yan kasi nagkaroon ng falling away. Pero pag maibalik na yung mga nawalang original teachings ng apostles, pwede naman patuloy ang Diyos i-reveal yung mga deep things of God. So, tignan natin yung papel. Again, I give you an example. Yung Godhead, hindi yan na new things, no? Old yan. Serpent seed, original set, hindi ito, new things, old yan. Itong 70 weeks ng Daniel, ito new things yan. Yan ang hindi na ituro ng mga apostles. Ano ba? Yung seven church ages. Sinulat ni Juan ang Book of Revelation, pero wala sa kanya ang understanding. Sabi, may narinig siya
kulog. Sabi, susulat niya. Sabi ng angel, huwag, hindi, may tinig sa langit, huwag mong isulat. Alam niyo, nabasa niyo yung part niya? Revelation chapter 10, verse 4. Ibig sabihin, tulad na sabi niya sa kanyang gospel, marami pa na hindi na naisulat sa Bible. So, saan nalabas yan? Sa spoken word, sa preaching. Nandun yan by revelation mo na maintindihan yan. Buksan natin, Revelation chapter 10, verse 4. So, sister, Revelation chapter 10, verse 4. Isisulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang taguntong. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, ilihim mo ang sinasabi ng pitong pulog, huwag mo na isulat. Okay. Ibig sabihin, these were hidden in the beginning, but were supposed to be open in our time. Okay? Ang gonna give another scripture na may hidden things known at i-reveal niya. At nagagamit din ito ng ibang nakapanood na kayo sa dati-dati yung pinapote ito. Daniel chapter 12 verse 4. Daniel chapter 12 verse 4. So, habang minubuksan, sa verse 1, sabi, Michael will stand for his people. Sabi sa verse 2, may darating na kapighatian sa mundo. Verse 3, naliligtas yung mga nasa nakasulat sa yung libro. At yung mga nag-turn many to righteousness, magiging tala sa langit. O, ito na, verse 4 na. But thou, Daniel, shut up the words and seal the book, even by the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Verse 8. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? So, Daniel heard, but he understood not. Ganun din si Juan, hindi pinasulat. Si Daniel, hindi pinasulat. Shut up the words. What does that mean? It will be open in the end time. And if it's open to you, you are the bride of Christ. I'm talking about the bride, really the malayna. I'm talking about the bride that will be taken up alive. Ako nyo? You will not be taken up alive na mamang wala kang alam, tapos para ka pang, yung bansot na Kristiyano, no? Yung mga bansot, iwan yan sa tribulation. May kaligtasan pa sa tribulation. Maghihirap ka lang. Yung kukunin niyang buhay, nalinis sa tubig ng salita. May kasangkalan na darating. At yung itong hiwaga, yung hiwaga na tinatanong ni Daniel, hindi, sabi nga sa Bible, gustong gusto nila makita noon, pero hindi nila makita. Sa panahon natin, ipapakita. Napakapalad natin. So, kaya sabi ko kanina, this is very important because this is a worldwide phenomenon. This is not just here or Tokyo or where, or dito sa Pilipinas. This is a worldwide phenomenon. And siguro, kanya-kanya ang antas ng bawat church sa restoration. Ang importante lang, bawat ay magpatuloy gusto sabihin, may kinalaman niya sa attitude. Kailangan open-minded tayo. Kailangan hindi tayo guided ng denominationalism. Kailan hindi tayo guided ng traditionalism. Kailan hindi tayo guided ng creeds or dogmas. Kailangan ang absolute natin word of God. Kailangan ang attitude natin like the Bereans to prove all things. Kasi kung hindi ganun ang attitude natin, hindi tayo talaga nakapag-repent and hindi natin matatanggap yung opening nito. Doon pa lang siguro sa restoration magkakaroon na tayo ng baray. Kailangan ano tayo, yung humble na spirit natin na
know, dun sa dati ng church sa Binondo, yung pastor ko nagturo ng ganito sa dati. Hindi ko matanggap agad. Took me 4 years. Pero bakit hindi umalis? So, hinihintay ko lang kung umalis pwede mag-reveal sa akin. Kung nag-reveal, mag-ibay pa sa liwanag ng araw. Maliwanag pa sa sikat ng araw, yung talata sa Biblia, nandyan lang hindi ko nakikita. And no one can refute me when I present this. O like Martin Luther, disprove me if I'm wrong. Pero we're just after the truth. Hindi ba ito dalagang lalitugan na yun? So, historically and biblically. So, ganyan din sa ang bride, ang church, hindi siya bansot, hindi siya kailangan pang bibihin. Hindi siya yung katulad ng kumbento, nakakulong ang isip. Ano siya? He respects his pastor, pero ang loyalty niya ay Jesus Christ, the Word. Pwede magkamali ang kanyang pastor, hindi niya susundan kung nakikita niya mali. Naka niyo? Pero re-respect pa rin niya. Ibig sabihin, kahit sinong gamitin, re-respect niya. Kahit sino magtuturo ng Word of God. Pero kung mayroong gusto magsara ng isip niya, yan hindi siya papayag. Huwag ka makikinig dyan kasi hindi is dyan. Okay? Kung ang tao nagpag-quote sa Bible, like the Bereans, you have to check it out. Hindi mo pwedeng kondenahin. Ay, sabi ng church namin, sabi ng namin, pastor namin, hindi yan, kaya huwag tayo makinig dyan. Yan ang ayaw na ayaw ng Diyos. Okay? Yan yung kinamumuhian ni Kristo, yung tikulayan ng Spirit. Okay, balik tayo dito sa Revelation Mysteries. Binasa natin yung Daniel, di ba? Yung salitang seal. Buksan natin sa Revelation chapter 5. Itong seal, magiging ito. Ibig sabihin, it's the same seal. Revelation chapter 10, na sinelyohan ni Juan, hindi Daniel 12 na sinelyohan ng Diyos kay Daniel. At itong iniyakan ni Juan, Revelation chapter 5. Basahin natin. Siguro sunod-sunod tayo, simula verse 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And the one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, in the midst of the elders, and stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 4 and 20 elders fell down before the lamb, having every one of them harps and golden and prayers of saints. And they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God and by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. Maganda yung nabasa straight mo. Gusto ko yung point out. The opening of the seals had something to do with your redemption. Huh? Ano nangyari yan? It's like this. If Christ purchased you with His blood, He's gonna give you something na ikaw lang meron. And why did John weep if the seal was not open? Because if the seal was not open, the book will not be open. There is no salvation. Yan ang kaya dahilan ng iyan si Juan. So let's talk about salvation. Daniel was asking a question. The disciples was asking a question sa Matthew 24. Yung
yung sagot na yan ay kinalaman sa salvation. It is God's revelation for our salvation. The cross is part of that. The church ages is part of that. The end times is part of that. Okay? So, when the seals is being opened, ito na ang may kinalaman ko sa Daniel 12 sa Revelation 10 na may kinalaman sa ating kaligtasan. And what is contained inside the mysteries of God? Let's open Revelation 10:7. Tignan natin. We are in Revelation 5 na. I'm gonna quote Revelation. Kaya Revelation 10:4, sinayunan. Diba? Sinulat sa sinayunan. So, Revelation 10, 5, 6, He raised up His hand to heaven and swear by Him that He forever will. Time shall be no more. Verse 7, in the new verse 7, in the days of the voice of the seventh angel, and he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. You know what that means? Our redemption is over. Christ, tatayo na sa mga mercy seat, lilipat na sa judgment seat. At matatanggap natin yung book. Did you know that book existed dun sa Daniel chapter 12? Tignan natin dyan in Daniel chapter 12. So verse 1, Michael shall stand for the children of his people. There shall be a time of trouble such as was done since there was a nation to at the same time. Verse 2, every people shall be, everyone shall be redeemed. Every people that is, limutan ko yung quote sa verse 2. Yung tungkol yun sa book, nasa sa ikuman, yung book of life. Okay? Pakibasa mo yung verse 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Verse 1 pala, everyone shall be redeemed. Okay, pasa yung verse 1. And at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at the time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Just say amen? Amen. Sarap yung revelation ng salita ng Diyos, diba? So, itong revelation, ito yung part ng Sergio. At tingnan nyo to. The time of trouble is right now. And it will get worse. It will get worse. Maybe you have a copy of this. Maybe nabigyan mo ko kayo dito. Wala kayo dito. Ngayon, the time of trouble, kasi meron na mga malaki niya, so sobrang laki niya. Meron na. Sige. Yung tingnan ninyo, dito sa resurrection of the dead, ito parang pinaliit lang na church ages, tapos nandiyan na yung revelation of the dead. This is the time of trouble. The time of trouble will end when Jesus Christ reigns on the earth. Sa millennium. Okay? So, resurrection of the dead, ito pala, become one. Pareho lang naman yan. Emphasis dun sa kapila, yung God and Christ becoming one, Christ and the church becoming one. Pero dito tayo sa Revelation, this is the time of trouble. Everyone shall be delivered. Sino yung madedeliver? Yung written in the book. Yun yung iniyak ni Juan, pag hindi yan nabuksan, hindi mababasa, hindi maliligtas, sino ito tinubos ng dugo? Sabi nga nung sa Revelation chapter 5, duguhan yung cordero. Okay. So, in a nutshell, natapusin ko itong anti-message para magpunta sa whole ministry. Ito yung perfection message. Ito yung bibigay sa bride para ma-perfect siya, yung mysteries. Una, kailangan siya ma-restore. Pag siya ay na-restore, ibibigay sa kanya yung yes, yung mystery. So maraming talata yan, you cannot finish them up.
And you have an idea, bird's eye view lang to, mga topics dito. Okay? So, yung camera, ay, by the way, hindi ko kaya i-upload pa more than hour and hour. Hindi kapit na mapag-upload, one hour at a time. So, mag-move sa kukong, ipatay mo tas kaya ulit. Okay? So, I hope naiintindihan niyo yung bird's eye view na binigay mo sa end-time message. This end-time message, hindi ito something we should ignore. Because it is God calling on to us. God gave us a message. We have to know, we have to ask questions. May mga taong pinagkalooban dito, but our attitude should be right. Dito pag-usapan ng attitude sa organization. Okay, let's give God a big hand. Parang pamunan natin siya.